Saan nga ba ang Batangas? Ayon sa Wikipedia, ang Batangas ay isang lalawigan sa Pilipinas na matatagpuan sa timog kanlurang bahagi ng Luzon, sa rehiyon ng Calabarzon. Ang lungsod ng Batangas ay i-google nyo na lang. Ilala ang Batangas sa Lomi na isa sa mga tanyag na lutuin sa Batangas na may malapot na sabaw at malapad na egg noodles. Naiba ang Batangas Lomi sa karaniwang Lomi sa parang wala itong sangkap na gulay. Bakit Lomi ang unang pumasok sa isip ko? Wala lang, para may intro. Mayroon kasi gumawa ng intro eh. At ayan, kasama na naman natin si Peter sa adventure. At may nakalaglag pa ng helmet sa kalsada. Pa-full tank muna tayo ng motor. Salamat! Habang binabaybay namin ang kalsada ng lipa. Ano naman to? Ah, nasiraan. Ilang disgrasya na ang nasaksihan namin. May nagbangga ang tricycle at isang PCX na motor. Ito ang nagpapaalala sa atin na dapat maingat tayo sa kalsada. Ang unang pakay pala namin ay pumunta sa Batangas Port. Magtatanong kasi kami kung magkano ang pamasahe ng motor pasakay papuntang Mindoro at kung anong oras ang alis ng Roro. Ito ay para sa preparasyon ng aming Mindoro loop sa darating na September. Para sa motor ay 1,296 pesos. Mapa-scooter man or mapa-big bike. At ang alis ng mga barko ay kada 2 oras. Sa mga oras ito ay naghahanap na naman kami ng mga kainan. Maganda at malinis ang kalsada ng Batangas. Ramdam mo na talaga ang pagiging probinsya ng isang lugar. At sa kakahanap namin ng agahan, naarating na kami dito sa Barangay Libo. Sa Jaas, Lumihan pala kami kumain. Lumihan na, may parisan pa. Pwede. Ang special lomi nila dito ay nagkakahalaga lang ng 70 pesos. Pwede na! Pagtapos namin kumain ay binaybay na namin ang Batangas Sabang coastline para pumunta na sa Monte Maria. Pansin ko sa lugar dito ay puro plantasyon at refinery, mga factories at imbaan ng gasolina. Amoy na amoy mo din ang amoy ng gasolina. At ito na nga, nadaanan na namin yung Shell refinery. Pagkahaba-haba ng planta, sa wakas nagpakita na rin ang dagat. Uy, amoy dagat, Brad! Oo. Sige. Nagpatuloy na kami sa pag-akyat hanggang sa makita na namin ang estatwa ng Monte Maria. Sige. Ang daming tao. Pagpasok pa lang sa pilgrimage, sisingilin na kayo ng entrance fee na nagkakahalagang 10 piso kada isang tao. Kasama na rin dito yung parking. Ang estatwa ng Monte Maria ay ang pinakamataas sa rebulto ng Birheng Maria sa buong mundo. Ito ay may taas na 322 feet na matatagpuan sa pinakatimog na dulo ng Batangas Bay sa Batangas City. Ang pagpapangunlad at pagtatayo ng Mother of All Asia Tower of Peace ay nagsimula noong 2014 at natapos noong 2021. Nakatakdang lampasan ng estatwa ni Birheng Maria ng Pilipinas ang kasalukuyang pinakamataas sa mundo, ang monumento sa Our Lady of Peace sa Venezuela na natapos noong 2016. Ang Guinness World Record para sa pinakamalaking estatwa ni Maria ay may monumento na banal ng Ina ng Diyos na may taas na 14 na metro na may base na 17 metro na itinindig noong Setyembre 2003 sa Hoskovo, Bulgaria. Ang estatwa ng Birheng Maria ay nakatuon sa pagkakaisa at kapayapaan ng mga tao sa bansa na bahaging ito ng mundo. Sa ngayon, ito na ang pinakamataas na rebulto ng Birheng Maria sa buong mundo. At ito na, bumalik na ulit kami sa kalsada para makapaghanap ng beach na matutuluyan. Halos parang kalahati yata ng kalubog yun, oh. Oo. Pre, ispasol na naman tayo dito, pre. Pagtapos ng halikabok at lupa na dadaan na ibubulaga sa iyo ang magandang coastline road ng Lubong. Ang ganda ng coastline, friends, para na.
Tapos ang mahabang coastline, looban naman. Tama ka nga, pre. Doon tayo pupunta sa mga niyugan. Turn right pa kayo. Oh, saan ba ang maganda? Tara. Ah, dito ka. Hindi sabi ni kuya eh. Hindi sabi ni kuya. Hindi na natin pa. Ang sikreto dyan pre, ganito. Ikot natin to. Yan. Diba pre? Pangsingitan na side mirror. Oo. Pero tingnan mo nga taba ko sa likod kung ano. See? Oo. Yan ang kagandaan ng side mirror na to. At nakarating na kami sa Lilis Beach Resort. Dito na kami magpapalipas ng tanghali. Nga pala, ang resort ay may entrance fee na 100 pesos per person. At 1,500 pesos naman para sa isang cottage. Wala namang gaganyan dito. Babae tayo pre, nakasod. Nakasandar. Kahit hanggang doon lang tayo. Kasi hindi natin kakayaan naman pre. Okay nga. Yung hanggang doon? Kapato. Nalagdag ko doon sa agad doon. At yung dagat marunong din magtapos ng basura. Sa dulo ng beach ay may napakagandang secret lagoon. Nagpasya na kaming umalis sa resort ng pasado alas 2 dahil malayo pa ang biyahe pa uwi. At nadaan na pala namin itong Malabrigo Point Lighthouse. Oh. Pero nakapagpa-picture ka na dyan. Ah. Malabrigo Light Tower. At dito na nga nagumpisa ang lagpas isang oras naming biyahe na puro lubak. Na syempre dulas-dulas ako pero nababalance ko naman siya. Para makatipid kami ng oras sa biyahe pa uwi, pinasok namin ang bundok ng Mount Taguldol. Tataas na lang bundok bro, parang limestone mountain na to eh. Sa kalagitnaan ng bundok ay may makikitang isang napakagandang bridge. Nagpatuloy pa rin kami sa pagpasok sa bundok. Ilang delikadong daanan na rin ang nalagpasan namin. Kasama na itong palusong na daan na ito na masasabi ko na isa sa mga pinakamahirap na daanan na narating ko. Hindi kayang ipakita ng camera kung gaano ito katarik pababa. Sobrang delikado sige. Niya at pati si Peter ay nag-aalala sa akin. Hindi kasi pambundok ang gulong ko at isang mali lang na pumeno ako sa harap ay pwede ko itong ikadausdos pababa. Sige. Kaya yung prep. Malimaw pre. Paglabas namin ng bundok ay sinalubong naman kami ng ulan. Minto muna kami para magkapote. Sige, habang nandito pa tayo. At yun na nga, bumuhos na ang malakas na ulan. At sa wakas, nakalabas na rin kami ng highway. Medyo mahaba-haba ang tinahak namin ni Peter para makauwi. Inabutan na rin kami ng gabi sa kalsada bago kami nakauwi. Siyempre, hindi makakalimutang bumili ng prutas na pasalubong para sa magulang. Ngayon, kung umabot ka sa dulo ng video na ito,
Sobrang pasasalamat ko sa iyo at sinamahan mo kami sa adventure namin ni Peter sa Batangas. Sa susunod, Mindoro Loop naman. Hanggang sa muli, mga tropa. Concentrated eh. Oo. Pang-ending.